Simula October 20, 2023 para sa funeral benefit ng SSS, pwede nang makakuha ng up to 60,000 pesos. Dati kasi 20,000 to 40,000 pesos lang yung pwedeng makuha, pero ngayon tinaas na to up to 60,000 pesos. At pwede lamang makuha ang amount na to kung sakaling yung miyembrong namatay ay nakapag-contribute ng at least 36 months sa SSS o at least 3 taon. Paano naman kaya kung hindi umabot ng 36 months yung contribution niya o isa hanggang 35 monthly contributions lang ang nagawa sa SSS? Kapag ganon, ang makukuha ay fixed amount at 12,000 pesos mula sa SSS mismo. At linawin lang natin na magkaiba ang death benefit at ang funeral benefit. Sa funeral benefit, kung sino yung gumasto sa pagpapalibing, siya yung pwede makakuha ng funeral cash benefit mula sa SSS. Pero susundin muna ang order of priority. Ang una ay ang surviving legal spouse. Kung sakaling siya yung sumagot, siya yung pwede makapag-claim ng benepisyo mula sa SSS. Pero kung sakaling hindi na man binayaran ng asawa yung pagpapalibing o hindi talaga siya matunton or makita o kaya naman ay patay na ang legal na asawa or single yung namatay na miyembro, pwedeng anak, magulang o kahit sino man, kahit hindi ka mag-anak, basta sila yung makapagpakita ng proof of payment doon sa funeral, pwede silang makapag-claim ng funeral benefit niya sa SSS. At ang maganda pa dyan is, let's say, hindi mo to alam dati, pero alam mo na may inasikaso kang funeral at binayaran mo yon, at simula nga nung panahon na yon is hindi pa umaabot ng 10 taon, pwede mo pa rin itong i-file sa SSS. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo nga ba siya mapafile at ano yung mga requirements para dyan. Unang-una, online filing ang gagawin sa funeral benefit. So, dapat meron kang user ID and password. So, mag-login lang ako dito. Halimbawa, ako yung nagbayad ng gastos sa pagpapalibing o yung sa funeral nga, pwede ko siyang i-file dito sa SSS online account ko. Pero may mga requirements muna dyan. Unang-una, yung pinakita ko is yung portal ng SSS. Dapat meron kang online account dito sa SSS. Kung ang tanong ninyo is, meron na akong SSS number, permanent yon. Ibig sabihin ba, meron na rin akong SSS online account? Hindi. Hiwalay pa siyang gagawin, kailangan mag-register. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba siya gawin, paano mag-register sa SSS online, or paano mag-enroll dito. At yung video na to is ilalagay namin sa description sa baba or sa comment section below. Ngayon, kung meron ka ng SSS online account, nakapag-login ka na dito, ano yung pangalawang requirements? Dapat meron kang naka-enroll na disbursement account sa SSS account mo. Dito sa services, disbursement module, and then disbursement account enrollment module. I-click ko to. Bali, i-check ko lang to, proceed. Ipapakita ko lang sa inyo na meron akong account dito, disbursement accounts, at nag-open ako ng AUB bank account before. Sa AUB na yon, in-enroll ko siya sa SSS, at kapag na-approve na yung pina-file ko sa SSS na funeral benefit, dito siya mapupunta. So basically, kapag disbursement account, ibig sabihin, dito i-disburse ng SSS yung benefit mo o yung mga future loan mo sa SSS. That's why mahalaga na may disbursement account kasi nga naman hindi na naging issue ng cheque ang SSS. Pino-forward na lang nila diretso sa bank account mo na pwede mong i-withdraw gamit yung ATM card mo. So yun yung dalawang basic requirements para makapag-file ng funeral benefit. Pero iba pa yung requirements para ma-approve yung pino-file mong benefit nga. So ipakita na natin kung paano mag-file. Punta tayo sa benefits and meron ditong apply for funeral benefit. Katulad ng sabi ko, magkaiba ang funeral benefit at ang death benefit. Ang death benefit, sinusunod nito yung beneficiary o yung hierarchy ng kung sino man yung makakakuha ng benepisyo ng member. Pero sa funeral benefit, kahit sino, pero dapat magkapatunay na siya talaga yung nagbayad or yung gumastos dun sa funeral. So, click ko to, which is pag-uusapan na natin yan dito sa requirements. Para sa funeral claim application, mahalaga na merong bank account number na nakikita dito or else hindi nyo makikita tong part na to or hindi kayo makakapag-proceed sa next step. Kapag meron ng bank account, tinatanggap nila ang BDO, BPI o yung mga PESONet participating banks, pwede ka nang mag-proceed sa next step. Ito na yung requirements. Click natin to. Unang requirement is dapat magpakita ka or mag-upload ka ng SSS membership nung namatay na member. Halimbawa, yung UMID ID niya o yung SSS ID niya
or yung mga form na na-fill up pa niya before na nakalagay doon yung SSS number. Halimbawa, yung E4, R3 at marami pang iba dito. Katulad nung kung sakali nag-avail ng loan dati, nakalagay din doon yung details about sa SSS. Pwede rin yung employment record with member's SSS number, o yung certification o yung document na nagpapakita ng SSS number na na-issue before ng SSS doon sa namatay ng miyembro. Kapag meron ka na nito, pwede ka na mag-proceed sa mga next step. Pero, paano naman kung hindi mo alam yung SSS number? Pag ganyan kasi is masyadong komplikado, mas maganda na pumunta na rin kayo sa branch. Pwede niyong i-present yung mga documents about dun sa deceased member o sa namatay nga. Halimbawa, kung may birth certificate kayo niya o ID niya na pwedeng i-check sa SSS kung ano nga ba yung SSS number niya. Ang pinakamahalaga is dapat mapatunayan na naging miyembro nga ng SSS yung namatay na member. At kapag nga ganun, pupunta na sa pangalawang proof. Obviously, manghihingi ang SSS ng proof na namatay nga yung miyembro, which is yung death certificate. Pwedeng death certificate mula sa civil registrar sa munisipyo, pwede rin galing sa PSA, o certification of death basta na pirmahan ng authorized signatory ng Office of the Civil Registry. Ngayon, ito ay kung sakaling namatay dito sa Pilipinas. Kung sakali naman namatay abroad pero dito sa Pilipinas, nilibing or kinremate, manghihingi ng death certificate na na-issue ng Vital Statistics Office o yung host country kung saan namatay yung deceased member. Para sa pangatlong scenario, kung sakaling yung miyembro is namatay at nilibing outside the Philippines, kailangan ng death certificate. Almost pareho lang sa requirement kanina, pero tandaan natin na ang death certificate na hindi naka-English translation, dapat magbigay pa rin kayo ng official document na may English translation na makukuha from DFA or Philippine Embassy. Kapag meron na kayo nung requirement 1, proof of SSS membership nung namatay, and also yung death certificate, third is dapat mapatunayan mo rin na ikaw nga yung nagbayad or gumastos doon sa funeral. I-clarify lang natin na ang alam ko kapag legal spouse ang nag-claim ng benefit, hindi na sila nanghihingi ng resibo or ng patunay nga. Tumatanggap nga rin pala ang SSS nung mga nakukuha nating certificate mula sa mga funeral plan. Halimbawa dyan is yung sa St. Peter. Pwede nyo i-submit yung certificate of full payment noon. At yun yung tatlong main requirements. Pero mahihingin pa silang supporting documents. Kung sakaling single yung deceased member, kailangan mag-provide din ng CNMR. Nare-request ito sa PSA. Pwedeng sa PSA branch mismo or online. Kung sakali naman yung deceased member is married and the claimant is surviving legal spouse, ito naman yung kailangan i-provide. Marriage certificate, pwedeng nakuha sa munisipyo or sa PSA, or alinman sa mga ito. At katulad ng nasabi natin kanina, pwedeng hindi lang legal spouse or kahit sino pwedeng mag-file ng funeral claim basta sila yung gumastos. Pero ito dapat i-provide. Pwedeng mag-provide ng affidavit or naka-notarize na pinapakita doon na wini-waive ng surviving legal spouse o ng asawa yung pag-claim doon sa funeral benefit. Meron din na affidavit na dapat sinasabi ng dalawang witness or disinterested person, at doon sa document na yun or sa affidavit na yun, sinasabi na yung asawa ay hindi nagbayad ng funeral expenses or hindi na mahanap yung asawa kung sakaling hindi talaga mahanap. And yung last is kung sakali naman na yung asawa is namatay na din, pwedeng mag-provide ng death certificate noon kasama yung marriage certificate na din. So yun yung mga documents na kailangan i-provide, i-upload dito sa SSS portal. So, i-close lang natin to. Make sure din na yung contact information is updated katulad ng cellphone number at email address. Bakit? Kasi magpo-provide ng updates yung SSS via email. Normally, email talaga pero baka makareceive din kayo ng update via text. Kung sakaling hindi ito updated, i-click lang tong click here to update contact info and then i-check lang dito kung ano yung dapat i-update, isulat yung address, pero kung sa email, i-click lang to at i-type yung tamang email. Maghihintay kayo ng possible 3 to 5 business days, pero sa akin ang nangyari is parang 3 days umabot bago fully na-update yung contact information ko. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial videos dyan, share namin yung mga ma-receive yung email and yung naging actual experience namin. Balik tayo dito kapag updated na rin yung contact information
information, may bank account number, kumpleto na yung requirements mo, pwede nang isubmit yun sa SSS. At kapag nga ni-review nila, na-confirm nila na tama na lahat ng information, hindi na sila mag-a-ask ng additional documents, ipa-forward na nila yung pera doon sa bank account na nakalagay dito. At kapag okay na, i-click lang itong proceed, ilagay dito ang SSS number nung namatay na miyembro. Yung apelido niya, halimbawa, ganito, and then yung pangalan niya, at ilagay dito kung kailan yung birthday niya and yung date of death na din, maging yung funeral expenses. Kanina nasabi natin na pwedeng umabot ng 20,000 to 60,000 pesos yung pwede mong makuha. Halimbawa, based sa computation, is umabot ng 60,000 pesos yung pwedeng i-claim. Pero doon sa resibo na in-upload mo, lalo kung hindi ikaw yung legal spouse, is ang nakalagay doon na ginastos mo lang is 35,000. Ang ibibigay sa'yo is kung magkano talaga yung actual na ginastos. So 35,000 yung makukuha mo kahit na by computation is 60,000 pesos yung pwedeng makuha. That's why importante na mag-upload ng resibo, especially kung ibang tao yung nakiklaim ng benefit niya. Also, dito sa date of birth and date of death, importante na mag-match ito doon sa ina-upload yung document. Halimbawa, dun sa death certificate, kung ano man yung date na nakalagay doon, yun din yung ilalagay nyo rito. Kasi kapag nireview ng SSS at hindi nag-match, i-decline nila yung application ninyo at posible na mahirapan kayo or baka hindi nyo makuha yung funeral claim benefit nga. Kapag okay na to lahat, i-click lang yung proceed. And then sa mga succeeding steps, i-review na lang at i-check yung mga email na ma-receive ninyo mula sa SSS mismo. Doon malalaman ninyo kung kailangan nyo pa mag-submit ng additional document or kung may mga karagdagan pa silang instruction. At para sa mga karagdagang tanong na magkano ba yung makukuha ko, paano ba yan i-compute, gagawa kami ng hiwalay na video tungkol dyan at ilalagay namin yan dito sa baba pag available na. For the meantime, pwede nyo nang i-check itong ibang mga tutorial videos, paano mag-register sa SSS Online or paano mag-enroll ng disbursement account katulad ng GCash. Pwede nyo nang i-check, sana makatulong, and see you sa mga next videos. Bye-bye!